evening sa inyong lahat. Today is Wednesday at late na ako nag-vlog kasi wala akong plano mag-vlog ngayon dahil naglilinis ako ng buong bahay talaga. Nilinis ko yung kwarto, nag-change paddings, nag-vacuum ng hagdanan. Siyempre, manual yung pag-vacuum sa hagdanan. Si Sushi, nakapag-vacuum kahapon sa kwarto. Tapos kanina dito, naglalaba ako. As in, wala akong planong lumabas today. Pero nakalimutan ko, bukas pala ay Father's Day dito sa Germany. Sa Pilipinas is June pa. Sa pagkakaalam ko, June pa dito ay bukas. Si Bianan nagyaya ngayon na lumabas kami. Pupunta daw kaming Hamburg. Paborito niyang tindahan, which is Fleischmann. Doon kami pupunta daw. At maghanap na din ako ng maireregalo ko sa Bianan kong lalaki. Hindi ko kasi alam kung ano yung maireregalo namin sa kanya eh. Wala akong idea, besh. Kasi yung idea ko last time, Father's Day gift namin is yung gitara na full of chocolates. Kung hindi nyo pa yon napanood, lalagay ko yung link niya sa description box. Baka makakuha kayo ng idea. Yung regalo ko naman sa Mother's Day para kay Bianan, yun yung wine na nirap ko lang. Tingnan natin yung bagong sasakyan ni Bianan. Kasi meron siyang bagong sasakyan. Ang ganda niya. As in, mini SUV siya. At pinangarap niya yun na sasakyan. Tanungin natin siya kung paano siya nagkaroon ng bagong sasakyan. Paano at bakit? Sabi niya pwede daw akong mag-drive doon kasi automatic yun. Hindi ako nakakapag-drive ng manual. Though, manual yung pinag-drivean ko nung nag-aaral pa ako ng driving dito. Manual siya. Sa lisensya ko, nakalagay doon pwede akong manual, pwede akong automatic. Pero, sa manual kasi, hindi ako nakakapag-drive kung wala siyang pedal extension. Kailangan na may pedal extension ako para matapakan ko ng mabuti yung clutch. Kasi alam niyo naman na sobrang tangkad ko. Kaya kailangan ko na pedal extension sa clutch. Yun yung nakalagay sa aking lisensya. Kung automatic naman yung pagdadrivean ko, hindi ko na kailangan ng extension kasi wala namang clutch na kailangan mong tapakan. So yun, tingnan natin yung bagong sasakyan ni Bianan. Nakita na namin yun noong Mother's Day kasi nakaparada siya sa parking area nila, sa garage nila. At ngayon, matatry ko na siyang masakyan. Ay! Tumawag na kanina si Bianan, papunta na siya dito. Galing pa siyang trabaho niya. Dadiretso siya dito sa bahay para pick upin ako. Kailangan kong mag-isip ng Father's Day gift. Hindi naman kailangan na mamahalin. Kumbaga, it's the thought that counts. Yun. Pero ako gustong-gusto kong magregalo ng, kumbaga, hindi siya bonggang regalo, pero may effort ka na mag-wrap or para maging presentable siya, ganyan. Sabi ni Nico, wine lang din daw yung aming i-gift, pero maghahanap ako ng idea kung paano ko siya i-wrap. So, enough with the intro. Ang daldal ko na naman, ang dami ko na namang nasabi. Yung ating topic is papunta doon. In a few minutes, andito na yun si Bianan. Tumawag na si Bianan. Ayan yung mga nilaban ko kanina. Sabi niya, malapit na daw siya, kaya magsusuot na ako ng sapatos. Maulan-ulan sa labas at si Nico ay nandun sa itaas. Meron siyang mga estudyante. Meron siyang tinuturuan ngayon. Start siya nung Monday. May mga tinuturuan siya. Para siya ngayong teacher. So, ito yung aking outfit. Ganito lang yung suot ko. Nag-windbreaker lang ako. Then, medyo makapal na top. Jeans. Then, bag. My favorite bag. Ang ganda niya, Let's go! Tingnan niyo nun sa sakin, Bianan. Pulang-pula, besh! Hello! My first time to ride your car! Ang laki! Busy siya nag-ano sa Navi. Is it a bit longer as I spent on an auto? Mm-hmm. Wow, your car smells so good. Smells new. New car on the road. Hello, this is so big. It's so gross, mama. Hello, ang laki ng sakyan. This is so schön.
Sitze riecht so neue. Ja, man sitzt auch gut, finde ich. Mhm. Und ist jetzt auch ein bisschen höher, so wie deins. Ja. Ist angenehm. Und ich glaube, das ist auch gut für die Omas, gell? Ja. Ja, das haben wir jetzt mal gedacht. In Amberg sollen ja die Biergärten offen sein, ne? Mhm. Also dann sind wahrscheinlich also Kaffee im Freien und so, darf man da bestimmt auch. Mhm. Und die Geschäfte müssten eigentlich auch offen sein, denke ich. Da müssen wir mal schauen. Oder vielleicht, wenn das Wetter mal schön ist mit den Omas, dass die auch mal wieder rauskommen. Ja. Ich dachte, 21. ist der Vatertag. Das ist ja morgen. Morgen ist Vatertag, ja. Ja. Mama, eine Frage. Warum hast du jetzt ein neues Auto? It's a firm car. Mhm. And I get a new car all 3 years. Oh, every three years. Oh, nice. It's all on your wish. Yes. Car. Yes, it's my wish. Oh, nice, nice. Umuulan sa labas, uy. Naghanap kami ng pang garden at naghanap kami ng uwak. Uwak talaga na bird. Kailangan ng asawa niya. Meron sila ditong mga pang table, mga pang party na kailangan. Ayan. Si Biannan kumuha siya ng mga tissue para sa trabaho. Ayan o, pang birthday. Sa Fresh Snaps kasi bibili ng pagkain ng pusa si Biannan. Kasi meron silang pusa eh, si Louie. Nasa bahay na ako, kakarating ko lang talaga nakapag handwash na ako. Nag-order kami ni Biana ng paborito namin sa calzone, Kashmiri Kara. Ito yung aking dinner. Kay Nico ay Duna. Yan lang sana yung sadya namin, pero wala din ako sa mood magluto, kaya mag-order na lang din ako. At si Biana din, binilhan ko din ng ganito kasi gusto ko ipatry sa kanya. So, in-orderan ko siya. Mangaon! Ngaon ta, manunod kami ng Bosch. Ngaon, manihapon. Tapos na kaming kumain at papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga napamili ko. Wala naman akong pinamili na para sa akin or para sa amin ni Nico. Ang napamili ko lang ay eto siya. Ayan. Bike bell. Ito para to sa aking package. Kasi yung lolo ko, meron na siyang bike. Tapos yung uncle ko din, niregaluhan ko din siya ng bike. Yung sa kanya ay alloy na mountain bike. Yun yung birthday wish niya. So yun yung niregalo ko sa kanya. Tinanong ko siya nung time na yun kung ano yung mas prefer niya. Magle-lechon baboy siya or regalo na lang. Sabi niya gusto niya daw ng bike. At yun yung pinakagusto niya na bike, yung alloy na mountain bike. So, ayan, bumili ako para sa aking lolo. Para sa kanya, isa. Ang galing, ice cream! Tapos,
Tapos, meron pa akong biniling isa. Spare lang. Then, bumili ako nitong safety goggle. Ganito siya for construction. Ito, isa sa aking lolo. Kasi construction worker yung lolo ko, yung tiyuhin ko, tsaka yung papa ko. Tapos, isa para sa papa ko. Then, isa para sa tiyuhin ko. Ayan. So, tatlo. Tapos, bumili na din ako nitong lock para sa bike. Ganito lang siya, yung may number. Para di na kailangan ng susi. Mura lang kasi kaya binili ko na. Nabili ko lang ng 4 euro. Murang-mura lang. So, binili ko na. Ayan. Dalawa. Ito nga pala is murang-mura lang din. 1 euro 49 lang siya. Tapos ito, 1 euro 99. Though nakakabili ng ganito sa atin sa Pilipinas. Pero, yung saya na makikita nila pagbukas ng box or balikbayan box. Hindi mo mapapalitan ng pera. Yung ganun. Basta yung iba yung saya na nakatanggap ng pera at iba yung saya na nakatanggap ng regalo or nakapagbukas ng balikbayan box. Gets nyo naman siguro kung ano yung pinupunto ko. Tapos, etong multifunctional bicycle tool. Ayan, kumuha na din ako. Meron ng isa na napadala ko sa unang box ko. Yung lolo ko meron ng ganito. Para yun sa lolo ko. So, ito naman, bumili ako para sa tiyuhin ko. Mura lang din to, 3 euro lang. Tapos, ito, isang spare. Yung brand pala ng mga napamili ko ay from Dunloop. Dunloop. At ito pa ang isang spare ng kadena or panglock sa bike. Dahil nagutom ako kanina, bumili ako ng M&M's tapos peanut na hot and salty. Ang ganda nung lalagayan nito. Pag i-open mo siya ganyan, tapos i-close mo siyang ganyan. Ang ganda lang kasi mostly 'di ba pag ganun-ganun, pero ito magandang lagayan niya. Sobrang ganda ng packaging, besh. Natikman ko na din yan. Masarap siya. So, yun lang yung mga napamili ko. Lalagay ko lang to sa mga box. Ah! Hindi ko pala naipakita sa inyo yung mga na-organize ko. Yung mga papel, yan siya. Mga papers yan na kailangan itapon. Yung aming basurahan kasi doon, puno pa siya. Kaya hindi pa namin siya nilalabas. Doon sa may basurahan talaga. Kaya yan yung itatapon ko. Ang daming papel. Naglaba ako kanina pero hindi natapos. Naglalaba ako ng mga unan, kumot, mga bedsheets. At ganyan na pala yung aking. Ayan siya oh. Diba? Yan yung mga baby clothes na bigay sa akin ni Ate Mile para ipadala ko sa Pilipinas. Ayan siya. Yan yung mga boxes na nabili ko. O oh, diba? Dati ang gulong tingnan dyan, pero ngayon naka-organize na siya. Wow! Ang ganda! At update ko din kayo sa aming kwarto. Kasi hindi ko din yan naipakita sa inyo. Excited ako. Tada! Ayan na siya! Diba dito, yung halaman lang yan ang nandito. Tapos ngayon, nilagay ko yung lagayan ko ng bag dati. Tapos ginanyan ko siya. Dito ko nilalagay yung mga cameras ko. Then, nakaganyan na siya. Nakalagay dito is towels. Ayan. O, oh, diba bonggara? Nakalagay dito ay mga papeles. Dito ay mga binibenta kong bags. Kasi, yung mga posted na bags, hindi ko na talaga ginagamit once na na-post ko na siya. Tapos, dito naman ay mga wire. Oh, diba? Mas organized na siyang tingnan. Oh, bonggara. Tapos, dito naman na banda, ginanyan ko siya. Mas organized siyang tingnan ngayon. Medyo magulo dito, as in, ang sakit-sakit sa mata dyan. Pero wala akong magawa kasi nandito yung mga computer-computer ni Nico. Yan yung mga ginagamit niya sa trabaho. At dito rin nilalagay yung mga box-box ko. Ito yung mga bottles na tinitinda ko or ititinda pa lang. Yung mga personalized nandiyan. Then, yung aking vanity table. O, diba, malinis na siyang tingnan. Kasi yung mga nakalagay dito dati, dun ko siya sa box nilagay. Ayan na siya. Ang cute niya yung tingnan. Tapos,
Dito naman, ayan lang siya. Ginanyan ko lang siya. Konti lang yung mga bags na nilagay ko. Yung ibang bags, doon ko nilagay. Para hindi siya sobrang gulo dito tingnan. Sobrang saya ko lang sa aking nagawang arrangement. Tawa, diba? Maganda na siyang tingnan. Pag nagvi-video na ako dito, nandyan na yung aking ring light o bonggara. Ang ganda na niyang tingnan. Sobrang sarap sa mata.